Siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, on the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first glorious mystery is the resurrection of our Lord Jesus. He is not here, but has risen. Behold the place where they laid him. Mark chapter 16, verse 6. God the Father raises Jesus from the dead, vindicating him. His words, his way of life, and his witness to God's unconditional love. Jesus' resurrection signifies that God's love, not sin and death, is the first and last word of our existence. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The second glorious mystery is the ascension of our Lord Jesus Christ. So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. Mark chapter 16, verse 19. The eternal Son returns to his eternal home, having accomplished his mission on earth, that of incarnating the Father's everlasting love for humanity. The risen Christ now sits at the right hand of the Father as Lord of humanity and history, drawing all of creation into God's eternity. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit. And suddenly there came a sound from heaven, and there appeared to them tongues of fire, and they were filled with the Holy Spirit. Acts chapter 2, verses 2 to 4. Jesus sends the Holy Spirit to dwell within his disciples, empowering them to love unconditionally as Jesus has, and to continue Christ's mission of establishing God's kingdom and of gathering all humanity into God's loving embrace. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The fourth glorious mystery is the Assumption of Mary. All glorious is the King's daughter as she enters, her raiment threaded with gold. Psalm chapter 45, verse 14. As God raises her, faithful mother of our Lord, body and soul into heaven, Mary becomes the first heir of Jesus' eternal life. In Mary, we glimpse our final destiny. For what God has done for her, God promises us too. Bodily resurrection and eternal communion with God and all creation. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The fifth glorious mystery is the coronation of Our Lady as Queen of Heaven and Earth. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Revelations chapter 12, verse 1. The lowly handmaid of God becomes the Queen of Heaven and Earth. Through her faith, courage, and self-surrender to God, the Lord has been able to accomplish His plan of salvation. And Mary is the first among the redeemed. We pray for her intercession, that we too might be faithful to her Son and be led to the faithful, eternal love of God. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray, O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus,
Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Dakila at makapangyarihang Diyos, Yahweh El Shaddai, patuloy ka naming sinasamba, pinasasalamatan, dinadakila. Sa hapong ito, El Shaddai, muli na naman dumating ang oras na ito upang ang iyong mga anak ay sumamba, makapagpasalamat, makapagpuri at patuloy, O Diyos, namnamin ang iyong pagmamahal na kailan may hindi po nagbabago at nagmamaliw. Pagpalain mong oras na ito, mangusap ka pang muli sa oras na ito at nakikinig ang iyong mga lingkod, nagpapakumbaba, inaaming wala kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Salamat El Shaddai at pagpalain mo mga nasa Zoom, nasa FB Live, nasa YouTube, sa lahat El Shaddai, maparangalan ka at madakila at amin na pong inaangkin ang iyong pangunan at pagsama. Salamat po El Shaddai sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo na maghahari noon ngayon at magpakailanpaman sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Patitsutsu na ngayon, pumapalakpak na rin sa sobrang bless sa atin sa araw-araw.
Grasya ni El Shaddai, napakabuti po ng Diyos. Isang pinagpala, mabiyaya, talaga naman punong-puno ng pag-asa, kalakasan, himala at kagalingang bigay muli ni Yahweh El Shaddai sa buhay ng bawat isa po sa atin. Thank God, it's Wednesday na naman. Hallelujah, praise the Lord. To God be the highest glory. Siyempre, lahat tayo blessed na blessed. At sa pangalan po ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, kasama po ng ating mga minamahal na council, Sister Tess Villarin, Sister Cindy Bernardes, Sister Gigi Gakusan. Thank God, ang ating pong kapatid, Brother J.R. na talaga namang ang kanyang pinapakita. Salamat po sa gawain po na ating naranasan kagabi po, no, sa Ambel. Talaga naman ang ganda po ng aming pong yung po bang nasa harap, ano tawag doon? Monitor, yung sa Zoom natin, no? Kaya salamat po kay El Shaddai, salamat sa buong Pilipinas, pinagpalang araw, gabi, hapon sa ating pong lahat. At napakasarap po namnamin sa bawat umaga at hapon, ang ating pag-uusapan ay mabuting balita, no? Kaya nga yung turo po kagabi po, yung mga nanood po doon sa binigay ni Father, yung sa nagtok pong if everything is not okay, lahat ay pwedeng maging okay. At ngayon po ay okay na okay, sapagkat puro tayo okay. So our reading for this afternoon, our topic, it's all about the cross is God's secret weapon. Kala po ng mundo ay sila lang aming mga weapon, pero kakaiba ang weapon, kakaiba po ang kilos at galaw ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, na talaga naman pong napakaganda ng cross na ito. In 1 Corinthians chapter 2, my dear brothers and sisters in Christ, verse 5 hanggang verses 16, the Bible says, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age, of the rulers of this age, who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. However, it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, that the things God has prepared for those who loved Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God had freely or has freely given us. This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understanding them, because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgment, for who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ.
Mga kapatid, sa wikang Tagalog po, sabi po ng Unang Korinto, Kabanatang 2, ang talata po ay 5, ang talata po hanggang 16. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ngunit sa may mga sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinapangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga ni ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanan ng espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Mga kapatid, ito po ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Praise the Lord! To God be the highest glory. Palakpakan natin si El Shaddai. Yan. Salamat po sa bawat isa po sa atin. Asan na yung asong napalakpak? Ayun, nakakatawa naman. Ano, no? So, to God be the highest glory. Si Nanay Linda, pusa namang papalakpak. Okay, pinagpalang hapon sa atin lahat sa buong mundo. Nating kasama sa LA, Sister Evelyn. Sa Canada, Sis Mary Ann. Sa UK, Sister Angie, si Sister Richie ng Holy Land. Ayan, no? At sa buong mundo, Sister Esmeralda sa Spain, sa Egypt, Cairo, yung kapatid po natin, maaga pa lang nakapasok na. Maraming salamat. At sa buong Hong Kong, sa buong Pilipinas, ating kasama, Sister Brenda, Sister Cress, at saka si Sister Sheena. Ayan, no? Nandiyan, Sister Sheena. At sa iba po nating mga kapatiran, salamat po sa buong Hong Kong. To God be the highest glory. Alam ko majority pa rin naman talaga ay napakasisipag ng Hong Kong. At salamat sa ating minamal na punong lingkod. Tayo po ay nabanggit, ano po, no, na tayo kaisa. Nakakatawa nga naman. Sabi ng aking sister wife, ang gandang tignan. Ano po, no? Kaya sa buong mundo na nanonood, kung pwede pa kayong magpuyat sa gabi, sama kayo sa Zoom, sa Ambel, Tuesday and Saturday lang naman yan. Ano po, no? Dito sa Hong Kong, araw-araw po tayong sama-sama, mga kapatid ko. Start 12:45 hanggang sa mga sumusunod po, no? Na prayer meeting, Bible study, lahat na. Isang araw nga po ako yung nagpe-pray. Sabi ko kay Brother JR, magpapakita po kami ng mga awiting may aral para mapapanood natin, ano. Isa pa bang ano pa yung Brother JR, o dyan na lang sasama sa ano?
Kapag magpapalabas tayo ng awiting may aral, katulad ng aming mga professor minsan nagpapalabas na ano, no? Mga Zoom, no? Sa Zoom. So, yan, para maiba-iba din naman po tayo at mas lalo pa tayo maging excited. Ano po, no? Siyempre, parang pag-aaral na 'to eh. Gusto ko nga rin na sa grasya ng Diyos, magkaroon na rin tayo, Brother JR, ng ano nito, ng blackboard baga, no? No? Yan, hindi malayo, no? Talagang parang mga, kayo ang aking mga estudyante, ako ang inyong professor, pero huwag kayong mag-antay ng diploma. Wala po kayo. Hindi, yung diploma natin ay kay El Shaddai, no? No? So, salamat. Sapagkat nakaka-bless po araw-araw, tinuturuan tayo ng Panginoon. So little by little, ano naman po nating, din naman natin mamadaliin ang lahat ng bagay. Ang mahalaga po niyan, we are all always excited every day sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating pangunguna. Tumatalakay pa naman tayo sa cross. Totoo talaga, hindi ka naman talaga mauubusan ng topic, no? So may bagong topic na naman tayo. It's all about the cross is God's secret weapon, ang kanyang sandata. Mga kapatid ko, no, ang krus ng ating Panginoon. So, okay, pwede na po tayong mag-share. At meron na po dalawang nagsabing mag-share, eh, no? Okay, so, sister, ang ating pong kapatid na Sunday, mamaya ka na, unay natin muna si Sister Jazz. O, Sister Jazz Penado. Yan, taga Cavite, kababayan ko. Na Cavite Group. Okay, pasok! Hello, brother. Hello. Nawala na yung iyak ko. Praise the Lord. Na ako, eh. Yan. Huwag ka nang iiyak. Kasi ang ganda mo eh. Kahit may face mask ka, pag umiiyak ka, halata ang mga mata mo'y namumugto. Ilang araw na yan. Oo. Huwag ka nang umiiyak, sis. Ngayon na may tumawa ka, patatawanin naman kita. Pag ayaw mong tumawa. Kaya. Natatawa't matutuwa talaga ako pag nakikinig ako sa preaching niyo. To God be the highest glory. Salamat po. Opo. Okay. Kinakabahan ako para magsimula. Ah, wag kakabahan. Thank you, Lord. Magandang hapon po sa lahat, Brother Beethoven, Brother yes. J.A. Salamat po sa mga sa oras ninyo. Nakahilit ako kanina. Tsaka lalo na kay Yahweh El Shaddai. Sa mga nakikinig, magandang araw po sa lahat. Tsaka kay Brother Mike na ating punong lingkod. Kinakabahan po ako. Ano po, una sa lahat, gusto ko po magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Lagi po ako nagsasabi sa kanya, Lord, salamat sa buhay na pinagkakaloob mo sa akin. Amen. Kasi lahat naman tayo, di ba, yun talagang unang-unang biyayang pinagkaloob niya sa atin. Di ba, nagsisimula na ako maiyak? Bilang. Ngayon po, maraming bagay po talaga ang dapat ipagpasalamat ko kay Yahweh dahil una, nagkaroon po ako ng mama na mabait na nagpalaki sa akin, nagpakilala sa akin kay Yahweh simula 8 years old pa lang po ako. Pero kahit ganun, minsan nagkakasala pa rin ako, kahit nagsimula pa rin ako ng pagkabata, na liligaw-ligaw pa rin po ako. Tao pa rin. Mm-hmm. Pero kahit ganun, naturuan ako ni mama na mag-ika po simula po ng trabaho ko ng 17 years old. Nag-iika po na po talaga ako, hindi po yun nawala. So, yun po yung pinaghahawakan ko na kahit anong hirap ng trabaho, lahat naman ng trabaho mahirap. Pero dahil sa pangako ng Panginoon, ito pa rin lang natin yung kanyang gusto, tutuparin din niya yung kanyang pangako. Amen. Naniniwala po ko doon. Pasensya na po kayo, ah. Sige. Kahit sa ano lang to, na ano talaga ako eh. Ngayon po, kasi, paano ba, brother? Sige, para ipapanalangin ka namin, sabihin mo ng totoo. Mga bagay na gusto ko ipagpasalamat. Sa huli ko na po sasabihin muna yung ngayon. Mm-hmm. Una, mga prayer request ko po kay Yahweh na makarating po ako ng Hong Kong. Pinagkaloob niya po sa akin. Magkaroon ako ng amo na magmamahal sa akin sa pangatlong pagkakataon. Kasi unang amo ko, 3 buwan pa lang. Na-terminate na ako. Pangalawang amo ko, 1 taon pa lang. Ako laging nakaka-long service sa kanila. At least, naka-12 months ako doon sa pangalawang amo ko. Mm. Pero, terminate ulit. Sa pangatlong amo ko, yun yung binigay sa akin ni Yahweh na yung lagi ko prayer request na mamahalin ako na parang kapamilya. Hanggang ngayon, amo ko po sila for 9 years.
in total. Biyaya po sa akin ni Yahweh yun. At noong 2017 naman, binayaan din ako ni Yahweh ng anak. Kahit na mahirap akong mag-menstruation, madali pa rin akong nagka-anak nung nag-asawa po ako. Pinapasalamat ko po yun. At sa sumunod na taon, sobra pong biyaya ni Yahweh kasi binigyan ulit ako ng anak magkasunod na taon. Congrats. Naririnig niya po ba ako? Oo, kanina pa. Opo. Sorry. Tapos, sorry ha, masensya na po kayo ha. Tapos, nitong 2018, lagi po akong nagpe-pray kay Yahweh kasi natigil po ako sa bahay. Nasanay po ako magbigay ng ika po nung simula ng 17. Nung natigil po ako sa bahay, handog-handog na lang po sa sweldo ng asawa ko. Sabi ko, Lord, gusto kong makapag-ika po sa inyo at gusto ko rin mapagawa yung bahay namin. Praise God, noong February 2019, nag-text ang amo ko kung gusto ko daw, yung dati kong amo, na amo ko ngayon, kung gusto ko ba daw bumalik sa kanya kasi walang makatagal sa kanya, nakatulong na siya pag alis ko ng 2 taon. E di sabi ko, sige, baka ito na talaga yung kaloob ni Yahweh na mapagawa yung bahay namin. Kaya po nakabalik po ako nitong 2019. Dito po sa... So, magdadalawang taon pa lang po ako ulit sa amo ko. Kaya in total po yung sinabi ko. Pero sa ganun po, pinapauwi ako ng amo ko na every 3 months ang gusto nila para makasama ko daw ang pamilya ko. At yun po, pinapasalamat ko kay Yahweh Shaddai kasi talagang malaking biyaya po yun. Tapos kung ano po yung maibibigay nila, katulad po ng malaking TV. Basta please, sorry po, asang baba ako eh. Pupunta akong hospital. Tapos po, nitong nagkaroon po ng pandemic, hindi ko akalain na mawawalan ng trabaho yung asawa ko. Ngayon, nung nawalan po siya ng trabaho, na-upset siya. Pero sabi ko, edi magpasalamat na lang tayo kahit nawalan ka ng trabaho, nandito ako. Siguro, ito talaga alam ni Yahweh yung mangyayari sa atin. Kaya pinagkaloob ni Yahweh na makabalik ako dito. Kaya kahit nawalan ka ng trabaho, may trabaho pa rin ako. Meron pa rin ano, sa pamilya natin. Praise God, napakabuti talaga ng Panginoon. Amen. Ngayon naman pong October 2020, na yun, kasagsagan din na nawala ng trabaho ng asawa ko. May nakapa naman akong bukol dito sa dibdib ko. Tapos nagpapa-check up po ako. January 2021, dineclare po ng doktor na meron akong breast cancer. Tapos sabi ko, ang bata ko pa. Dalawa yung anak ko, 3 years old pa lang yung panganay ko. Pero sabi ko, Lord, hindi mo naman ako bibigyan ng problema, hindi ko kakayanin kasi alam ko nandiyan ka. Yes. Kaya mo yan, sis. Ngayon po, nung una, okay ba ako? Hindi kasi ako naniniwala eh. Pero, may tinatanggap ko. Minsan naman sinasabi ko, hindi yan, magmimilagro ang Panginoon. Amen. May milagro. Pero kung ano ang kaloob ng Yahweh, ni Yahweh El Shaddai, lahat sabi ko, Lord, natanggapin ko, huwag mo lang akong pababayaan. Amen. Lalo na binigyan mo ako ng mga anak na kailangan ko pang pababayaan. Binararamdam sa akin ni Yahweh El Shaddai, hindi niya ako pinababayaan kasi alam niya yung mga pangangailangan ko. Kahit mag-isa lang ako dito, binigyan niya ako ng pamilya. Andyan yung mga amo ko, tinuturing akong anak. Lahat ng kailangan ko ng pamilya ko, binibigay nila. Tinihipo ni Yahweh yung mga amo ko para kahit mag-isa lang ako dito, hindi ako malungkot, hindi ako mag-isa. Nakaramdam ng pag-iisa. Tapos may mga kaibigan din ako. Alam ko lahat yan. Hinihipo ni Yahweh El Shaddai para
para hindi ako makaramdam ng lungkot at ng sabag. Pero ngayon, habang lumalapit yung panahon, nakakaramdam kasi ako ng takot. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako kapanatagan kasi alam ko hindi mo ako pababayaan. Amen. Magpakatatag ka, sis. Salamat, brother. Oo, kasi sabi ni Sister Judy ng Sunday Group. Opo. Ako, siguro na ukulitan na kayo. Salamat kay Brother J. Salamat, Brother Beethoven. Opo. Kasi binigyan niyo ako ng oras. Nagkakaroon ako ng kapayapaan. E ngayon, nagsasalita lang ako. Kaya parang okay. Naano ulit ako. Pasensya na po kayo. Okay lang, sister. Nakaka 15 minutes ka na naman eh. Ay, sorry. Okay lang, sis. Pinapatawa lang ito. Salamat. Oo nga, sorry talaga. Marami okay. Yun lang. Ang gusto ko lang dito ay pagpasalamat na kahit na anong pagsubok na dumaan sa buhay ko, ramdam ko po yung presensya ng Panginoon na hindi niya po ako pinababayaan. Okay. Bukas po ang operasyon ko. Sana yan. Lang. Tagumpay na yan, sister. Na, lalong maging okay ang lahat bago dumating yung kaarawan ko after tatlong araw. Yes! Nagtapapatotoo ka sa Linggo, Sister Jazz! Okay! Sorry po, maraming sige. Salamat. Okay, God bless you, Sister Jazz! Maraming salamat po. Amen! Salamat po sa inyo, Brother Jay, Brother Beethoven. Salamat, Sister Jazz! Napasarap lang siya. Okay lang yun, dahil alam mo, pag nagsalata kasi kayo ng kinakabahan ako, dyan ako natatakot kasi napapahaba kayo. Pag sinasabi nyo, kinakabahan kayo. Kaya pag magpapatotoo kayo, lahat ng magse-share, huwag na kayong magsasabi ng kinakabahan ako dahil pag sinabi niyo yan, kami ng dalawa ni JR ang kakabahan. Dahil ang haba na sasabihin. Pero okay lang yan. Sorry po kasi hindi ako makaano po. Okay lang yung Sister Jess. Kung baga pinapasaya ka lang kasi alam namin dumadang kasama higpit na pagsubok na yan. So kaya kasarapan lang ng Zoom natin ay tayo po ay binibigyan ng Diyos ng kapayapaan. So may mga nagchat-chat dito, Sister Jess, hindi mo mababasa kasi nga maliit yung cellphone mo pero balikan mo na lang mamaya. No? Sabi nga nila, gagaling ka. Sister Irene, galing pa ng Switzerland, no? Sister Irene Zamora, no? Huwag ka raw mangangamba, sister. Gagaling ka, trust of Amen. God, no? Iniisip mo pa lang ang kagalingan. Yan, answered prayer ka na. Yan. Amen. Sabi Amen. Naman ni Sister Noemi Ronquillo, tagumpay na, sis. God bless you. Sabi ni Sister Chris, pati yung aso niya. Nagbibigay na rin po ng payo. Sister Jazz, huwag kang mangangamba. God is always with you, praying for a successful operation. Sabi ng chuchu niya, aw, aw, aw! O, yun na raw. Talagang pati aso ka isa. Yan ang kabuti ni El Shaddai. Okay? Okay, so aso na si Sister Jean. Sister Jean, are you okay? Are you there, Sister Jean? Sister Jean Opida? Amo kaya yata yung amo niya. Asa na, asa na, asa na? Edi po. Okay? Asan? Okay? Okay, sige, pasok, Sister Jean! Huwag kang kakabahan, ha! Foreigners, pinagpalang hapon, pinagpalang umaga o gabi man sa ibang bansa. Salamat sa pagkakataon. Dito ako sa kwarto, Pero kasi sila amo. Bali, ibabalik ko lang sa Lord ang mataas na puret pa. Salamat sa kanyang affection sa ating pong mga naglilingkod. Yung una, dati sinabi nga yung kapatid, yung dating kapatid naming ranger, nung ma-assign sa Basilan. Uh-huh. Yun yung pagkakataon na grabe na sa Basilan nung panahon na yun. At hindi siya naniniwala ng El Shaddai. Bus po sila, na corner sila nung pagkakataon. Naalala niyo yung panyo ng El Shaddai na binigay ng nanay. Kaya daw yun sa niya. Salamat sa Diyos, wala pong nalaga sa kanila. Please lang sa balikat at na-please lang po sa tenga. Kaya maraming salamat sa divine protection ni Yahweh El Shaddai. Ang isa po yung bunso naming kapatid nung mga nakaraang ilang taon na dinala po siya sa isang party na ang balak pala sa kanya ay salvage siya. Ngayon, nung panahon na yun, binugbog na siya. Binugbog siya. Tapos nung nang time na naghihingalo siya, pinagtutulungan siya ng pitong tao, gawa nga na nakainom na siya, gumagapang na siya sa tabi ng tubuhan, katabi ng drainage na ang balak talaga nila itapon siya dun sa tubo. Gawa ng
Doon kasi sa Negros, maraming mga tubuhan. So, mm-hmm. ang balak na nila talaga, patayin siya. Tapos, noong nagkataon na naghihingalo siyang gumagapang siya, may matandang nagsabi sa kanya, sa pitong nagbumubugbog sa kanya, na sabi niya, tantanan niyo na yan. Yang ganyan na naghihingalo siya, hindi niyo mapatay-patay. Pag yan nakabawi, ubos kayo lahat niyan. So, ang nanay ko ng panahon na yon, nagsabi sa kapatid ko, hinanap niya yung mga kapatid ko, sabi niya, iba ang kaba ko. Sabi niya, hanapin natin yung bunso, kasi baka mamaya ako na paano na. Salamat sa Diyos po na, although na hospital siya, ang laki-laki ng bill dapat, ang binayaran lang na nanay ko ay 5,000 piso. Buhay ang kapatid ko at wala pong damage sa katawan niya. Amen. So maraming salamat sa Diyos. And then ang itong mga nakaraan na nawala yung wallet ng asawa ko sa sandigan na laglag, may nakapulot, ang bilis ng response gawa ng ibinigay sa kanya, ibinalik sa kanya, yung anak ko kinontak ng mga taong nakakakilala na sabi, papa mo yata to, may pera ang ano, may pera ang wallet, tapos may lisensya at ang lahat ng ID nandoon. Binalik sa kanya na hindi ayaw talaga tumanggap ng pabuya. Nitong isang araw lang, sabi ko, ibang kaba ko, pero nandun yung prayer na, Lord, ingatan mo ang aming pamilya. Sa aming pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos na paparangalan sa aming pamilya, nung magpaandar ang asawa ko ng sasakyan, natabig nung kasama niya yung gasolina, yung isang galon ng gasolina, nabuhos ngayon sa kanya yun. Pagkabuhos sa kanya, naglibayab daw yung apoy sa buo niyang katawan. Ang nangyari, sabi niya, pinagpag niya yung apoy, siyempre gasolina, nabuhusan po siya at umandar yung sasakyan. Nagliyab po siya mula daw sabi niya, mula ulo hanggang paa, nagliliyab ang apoy dahil sa damit niyang basang-basa ng gasolina. Salamat po sa Diyos, gawa ng tumulong yung kasama niya. Ang damage lang po na ang kamay niya, sabi niya, ang kamay niya nasunog. Hindi ganun katindi, gawa ng namumula lang at medyo namaga ng konti. Yun lang ang damage niya, ang sabi ng mga kasamahan niya. Nakakapagtataka, buong katawan mo, nagliliyab ang damit mo, pero wala pong sunog ang kanyang katawan. Mm-hmm. Wala po kahit na lapno, sabi niya, salamat, sabi niya sa Diyos, Mama, salamat. Sabi niya kasi, ang pag-iingat ng Diyos ay laging nakalaan sa mga anak niya nagsusumikap, sumunod. Amen. Kaya salamat sa Diyos talaga, walang sunog ang asawa ko, although nagliliyab ang buong katawan niya, dun, yung damit niya. Hindi po nalapnos ang katawan niya. Wala nang galos ang katawan niya. Wala kahit na konting sunog. Ang kamay niya lang po na konti, gawa ng pinagpag nga ng kamay niya. Yun lang ang namula at medyo namaga ng konti. Pero may gamot naman daw po, sabi na niya kagabi, doon na bigay ng kanyang amo. Kaya ang taus-pusong pasasalamat po sa Diyos sa kanyang divine protection sa ating pamilya na mga naglilingkod. Kaya masasabi ko lang, magtiwala tayo. At Sister Jazz, galing ako sa naghingalo ako. Dito sa Hong Kong, encourage lang po kita, tatagan mong loob mo, magtiwala ka ng Diyos. Amen. Ay nagpapagaling. Kasi ako mismo, nag-instant healing ako nung sinabi ko sa Diyos na gamitin mo ang buhay na to, maparangalan ka lamang. Maliit din ang anak ko ng time na yun na ako naghingalo. Pero pinagaling po ako ng Diyos na hindi na upira ang aking liig. Kaya sa Diyos ang papuri, pasalamat at pagdakila. Lord, maraming maraming salamat. Thank you! Salamat, Sister Jean! Wow, talaga naman. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. O yan. Salamat. At meron pang nagpalakas sa iyo dito, Sister Jazz. Si Sister Medios po daw ay inoperahan din sa breast at na chemo. Sa tulong po daw ng Lord, magaling na po siya. 9 months na. 9 months nang nakararaan. Siya po'y pinagaling ni El Shaddai. Kumbaga, nagtutulong-tulong tayo mga anak ng Diyos para magsama-sama. Hindi lang sa karamdaman, problemang emotional, problemang physical, kalusugan. So, huwag tayo mag-alala sapagkat andyan palagi ang salita ng Diyos. Amen? Okay, Sister Cielo, ang ating pong Wednesday group. Ayan, paki-unmute, nasa kabilang bundok. Pasok! Ay, papasok ko na po yung gusto. Akala ko Sister Cielo. Oh, Sister Dang, sige, huwag kang kakabahan, ha? Delikado. Isang pagpalang umaga, hapon, at gabi sa atin lahat, lalong-lalong na po kay Yahweh El Shaddai. Ang iba ba, totoo ko lang po ay mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin. First week po ng March, nagbenta po ako ng 4 na baboy. Ba? Baboy? Ang pinagbentahan po doon ay 59,800. Wow! Thank you, Lord. Nagpapasalamat ako kahit nalugi ako sa una, at least ngayon, bawing-bawi naman wow. po. Wow! Pangalawa po, nung isang araw, nanganak na naman po yung hinahin ko ng 6. Ba?
ay nagpapasalamat ako sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin kahit marami akong pinagdadaanan, hindi niya pa rin ako pinapabayaan at binibigay ko pa rin yung para sa kanya. Kaya sa maraming salamat po kay Yahweh El Shaddai. Yan lang po. Thank you. Okay. God bless you, Sister Dan. Pagpalain ka niya, Lord. Oh, mag-share ka rin po, Sister Cielo. Nagulat. Praise God. Sige na nga. Sige na. Kasi hindi naman nagkukulang ang Panginoon sa atin sa mga Amen. Niya. So kahit hindi naka-prepare, sige. Ako, isa pa yan, nakakatakot yan. Baka maubos sa oras. Kasa Mount Sinai po kami ngayon. Oo, oh, tama. Praise God. Isa pong pinagpalang umaga, tanghali, gabi, lahat sa atin dyan. Alam ko po around the world na tayo. So, magandang araw sa ating lahat, gabi. Ang share ko lang sa inyo is yung time na wala pa ako dito sa Hong Kong. Is ako po ay tinawag na ni Yahweh Shaddai. Amen. Panahong 1992. That Patagal time is overnight pang gawain natin sa PICC. Nagpapasalamat po ako dahil talagang God is good. Simula po nang tinawag ako ni Yahweh El Shaddai, hindi na po ako lumiban sa pag-attend sa kanyang gawain. At doon ko po talagang lubusan na nakilala ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Noong mga panahong ngayon po is may magandang trabaho po ako, subalit tinawag po ako ng pagkakataon na kahit magandang trabaho ko, magandang sahod ko, pinili ko po na paglingkuran ng aking pamilya. Nag-resign po ako dahil sabi nga ni Brother Mike noon, tanda ko, serving your family is also serving our God. So nag-resign po ako, although walang trabaho ang asawa ko that time, talagang pinili ko po na dahil ang sabi po ng asawa ko hindi niya kayang mag-alaga, God is good po talagang nairaos po namin ang mga panahon yun na pareho kaming walang trabaho sa biyaya ni Lord. Talagang doon ko po nakita ang kabutihan ng Panginoon dahil may mga time po na pagbukas ko ng bigas namin is nakikita ko na ko isang ngayon na lang itong saing namin ito sa buwaraw ng bukas. Subalit tunay nga na hindi po ako nag-aalala. At ang Diyos po ay talagang napakabuti dahil nung mga oras kong yun talagang pag wala na kaming bigas, hindi ko bigla na lang may tatawag na, Sister, meron akong biyaya sa iyo dahil nagpadala ng bigas galing probinsya. Sinishare po sa amin, talaga napakabuti ng Lord. Sabi ko nga, bakit nalaman ni Sister na kailangan namin ng bigas? So, ganun po, kumbaga, namimit po namin ang pangangailangan namin sa tulong ng ating mga kapatiran. Meron pa po akong experience na dahil nung time po na yun, dahil nasa bahay lang ako, nananahib-nahib po ako, may mga nagpapatahi po sa akin ng grupo na mga mananayaw. Subalit hindi po talaga sila may mga hinihingi po ng paumanin na hindi makabayad. Yun po ay pinagbibigyan po. God is good talaga. Nagbabayad sila sa oras na kailangan ko na rin. Kaya talagang sabi ko, ang Diyos ay marunong talaga. Hindi niya ibibigay sa atin ang lubos-lubos, ang sabay-sabay. Subalit, ibibigay niya yun sa talagang oras ng pangangailangan natin na hindi tayo kakapusin. Yun lang mga sisters, isa sa mga naranasan ko na mga kabutihan ni Yahweh El Shaddai sa atin. Amen. Na hindi niya talaga tayo pababayaan basta wag lang tayong titigil sa pagpuri, pagsamba sa kanya dahil God is good, lagi po siya nakagapay para sa atin. Yun lang mga brothers. Yan, salamat po.
Napakatagal nun. Since 1992 pa, mabuti na lang, tinapos na. No, no, kasi kung hindi po tinapos yun, alas 4 na, hindi po tayo tapos. Talagang masaya tong chum natin ito. No? To God be the glory, talagang yan po yung dalawang nakakatakot, yung hindi ako handa, tsaka kinakabala ko. Yan! Puri na Diyos! O Sister Diyas, tumawa ka ng tumawa dyan! Magpuri ka kayo sa day! Tayo makinig ng salita ng Diyos! Ang salita ng Diyos ay nagbibigay kagalingan! Nagbibigay kalakasan! Ang salita ng Diyos, kapatid ko, ay nagbibigay tagumpay! Woo! Dance! Sayo tayo mga kapatid! Woo! Ang salita ng Diyos nagbibigay kalakasan. Ikaw at ako na nakinig ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, mga kapatid ko, na nagbibigay sigla, kagalingan, kalakasan. At maraming salamat po sa ating lahat. Salamat po sa 70 plus nating nasa Zoom na tayo. Ayan, no? At alam po natin, ibang mga sister pa ho natin, wala pa ho sila. Pero okay lang po. Salamat po. At ang salita po naman ng Diyos ay lagi nandiyan. So, salamat kay El Shaddai. Sa YouTube po, kompleto na po ang ating Pong Talk hanggang kahapon po. Nandun na po sa YouTube ang ating Pong Talk, the Work of the Cross. Salamat kay Sister Joanna. At syempre sa YouTube, so patuloy niyo pong
i-subscribe, i-like, at i-share ang YouTube channel ng El Shaddai Hong Kong Chapter. Maging ang ating FB Live, FB page. Ano po, no? At syempre, ang Zoom po natin. Salamat. At sa lahat po na ng mga kamanggagawa dito, lalo sa Hong Kong, kung makasabi ni Brother Mike kagabi, kung makakaipon tayo ng tatlo, so ibibigay ko po sa inyo yung Zoom ID, no? Basta ilagay nyo lang po sa Hong Kong Chapter. Para po maraming sumama sa Zoom kapag nagtotok po ang ating punong lingkod. Ano po, no? So napakaganda po na iniisa-isa niya po at binibigyan pasasalamat ang mga sumasama. Kaya dito sa Hong Kong, kung may isang lugar po kayo na magsasama-sama kayo, papasahan ko po kayo ng ID natin sa Manila. Lagay nyo lang po ang Hong Kong Chapter para po. Siyempre, ang Hong Kong Chapter ang pinaka-mother chapter sa buong mundo, kaya po sa international, kaya salamat. Alam ko po sa 200 plus po nating nakaka 200 na naman tayo, 236 ay majority po, alam po natin ang mga kapatiran po natin dito sa Hong Kong. Maraming salamat sa Pilipinas, dyan sa iba't ibang bansa na nanonood sa LA, sa Canada, sa Switzerland, dyan po sa Moscow, Russia. Hindi po man kayo magpakita, maraming salamat. At alam natin dyan sa may Italy, no? Sila mga kapatiran po natin dyan sa Italy. Okay, so salamat po ngayong hapong pong ito. Kaya po susunod po, kung gusto nyo rin pong mag-comment na po, no, naalala ko yung ginawa ng ating Head Brother Rico nung kami po yung nagra-radio. So kasama po na mga nagko-comment yung mga sisters, no? Kung meron kayong gustong idagdag, ipo-post ni Brother JR. Diyan pa tayo magpapasimula para sasabihin ko rin, baka may idea kayo. At pagkatapos po, by God's willing, magkakaroon tayo ng mga palabas para habang nanonood tayo ng mga awiting katulad yan. Meron kasing pinakakita sa amin yung aming professor maganda. So hahanapin ni Brother JR, hahanapin namin ni Brother JR yung We Are The Reason na may Kristo, napakaganda ho. Tapos yung You Raise Me Up. Siguro hindi naman yan bawal, Brother JR, ano? Kung ipapalabas natin sa ano. Tingnan natin, ano? So, kaya at least andyan si Brother JR na expert sa ganyan. So, para magtulong-tulong tayo, para nakaka-engganyo po talaga. Sapagkat, syempre, ganyan naman ang pamamaraan ng Diyos na babago ang lahat, na dadadagan yung ating kaalaman at karunungan para lalo nating maranasan po yung pagpapala po ng Diyos. Ano po, no? At alam po natin, may mga preachers din po tayong kasama na nanonood. Si Brother Renato Cornejo, dyan po sa Mindoro, si Brother Ponce, at yung iba nating mga preacher, no? Sa buong mundo, dyan po sa LA, sa Canada. Okay, so marami hong salamat. Kaya ngayong hapong pong ito, binasa ko po sa inyo ay 1 Corinthians chapter 2 verses 5 to 16. At dito po, pinakita po ni San Pablo yung sikretong weapon, no? Sikretong armas ng Diyos, kapatid ko. No eyes have seen, no ears has heard, no mind has conceived what the power, what the will, and what the plan of God for those who loved Him, for those He loved Him, mga kapatid sa pananampalataya. Kaya ngayong oras pong itong ating pong pag-uusapan, it's all about the cross is God's secret weapon, sikretong armas ng Diyos, kapatid ko. Kung ating babasahin ang lumang tipan, puro digmaan, puro gera, mga kapatid ko. Pero pagdating ng bagong tipan, may armas din siya. Pero ang armas na ito ay armas na hindi nakamamatay. Ano po, no? Armas, kapatid ko, na kung saan hindi gumupo ng mga buildings, hindi nagwasak, kapatid ko. Bagamat nung pagkabuhay ng Panginoon ay nasira ang tabing, kortina lang yon, but the church na itinayo, ang mga sinagoga ay hindi ho natumba, hindi naalis, sapagkat yan po ang nais talaga ng Diyos na may isang lugar na sambahan. Ano po, no? Lugar na kung saan tayo ay pinagtitipunan. Sa panahon nga natin, to God be the highest glory, na wala man po ang simbahan na ating pinagtitipunan, through Zoom, through FB Live, through YouTube channel, nakakapagtipon-tipon tayo, nakakabless po, nakakatouch, kasi talagang pag inulit-ulit mo pa, mga kapatid ko, lalong maglalagay sa buhay po natin. Ano po, no? Kaya nga ang aral ng ating minamahal na punong lingkod kagabi, yung letter R ng the word. Ano po, no?
yung letter R ng the Word na kung saan kanyang ibinahagi sa atin. The wow of the Word, letter R, my dear friends. At sinabi niya po, di ba, sa pagsigaw sa atin, no? Salamat. At naroon po yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano po, no? So, the cross, my dear friends, is God's secret weapon. At alam po natin, pag sinabing weapon kasi, pagdating sa weapon, ito po ay nakakasira, nakakagupo, nakakadisgrasya. Kaya nga nung magkaroon ng World War I at saka World War II, mga kapatid ko, no, yung pong lola ko po, nung bago po siya kinuha ni Lord na matay, talagang paborito-paborito ko yung kinukwento niya po yung umabot siya ng World War II, na talagang nasa ilalim ng puso na ng lupa. Ang kinain lang po nila daw palagi italbos ng kamote, tsaka tubig, naglalaga, walang asin, walang panlasa. Yun lang ho talaga, mga kapatid, sa pananampalataya ang kanilang kinakain. But still, nakarecover sila. Grabe ho yung kinukwento niya. Bata pa siya noon, tandang-tanda niya. Kaya pagpupunta po ako, kasi siyempre iba po yung bahay ng lola ko, iba yung bahay namin. Pag nagbabakasyon po kami sa kanya, yun ang lagi kong gustong ikukwento niya sa akin, no, yung kanyang naranas at karanasan ng World War II. Alam natin, sa gera, wala kasing mananalo eh, di po ba? Parang itong COVID na ito, wala nga yung panalo. Lahat halos, kapatid ko, ay talo. Salamat sa pagpapalakas ng ating presidente, bagamat may mga tao talaga namang na nagre-react. Pero lahat kasi tayo may pagkakamali at pagkukulang, di lang matanggap ng mga tao yan. Ano po, no? Na yung iba, di naniniwala dyan, di nag-iingat. Kaya nga, tayo ng mga nagpapabaksin, o kayo po, nagpapabaksin, huwag kayong matakot, may sister tayo, nagpasalamat na po, no? Nagpasalamat na po siya, at nabaksin na po daw siya. O, si sister ng taga Moscow pala, si Nanita, Sister Nanita Nisperos Dokusin, siya po ay taga Moscow, Russia. Ah, praise the Lord, no? Na alam po natin, itong kapatid nating ito ngayon po ay nasa Zoom siya, hindi lang siya nagpapakita. So salamat po. Meron din po tayo diyan sa May Singapore. No po, no? Kaya po itong digmaan, inalis po ito pagdating ng Panginoon, no? Kung ating pong mababasa, walang digmaan pagdating sa bagong tipan. Sa lumang tipan, puro digmaan. Kaya po yung naniniwala lang sa Pentateuch, o 7 Pentateuch, 5 books lang yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, mga kapatid ko, yan po yung 5 books na sinulat ni Moises. Pero tinuro nga sa amin ng aming profesor, hindi lang si Moises ang sumulat nito, kundi marami, siyempre nagtutulong-tulong para mabuo itong 5 books na ito. Kaya po, pagdating doon, pag hanggang dyan ka lamang, laging uso dyan ang labanan, mga kapatid ko. Laging patayan. Siyempre, pinakamamahal ng Diyos ang bayang Israel. Ano po ba? Yan ang kanyang pinakagigiliwang bansa. Kahit na sa kabila ng pagtalikod ng bayang Israel, ang Israel ang kanyang pinakamamahal at walang tatalo sa bayang ito. Kasi ang favor ng God nandito. Pero pagdating ni Jesus Christ, pinakita ng salita ng Diyos through Paul at sa mga lingkod ng Diyos at sa Panginoong mismo, pinakita po ng Biblia na ang sikretong sandata ni El Shaddai ay ang krus ng ating Panginoon. At syempre, bakit nga po ba ang Panginoon nabayubay sa krus? At anong klaseng sikreto or weapons ang ginamit niya? Bakit po ang Panginoon ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Unang sikreto or unang sandata na kanyang ginawa, kaya ang krus ay nabuo, my dear brothers and sisters in Christ. Sabi po ng Acts chapter 10 verse 34. In Acts chapter 10 verse 34, mga kapatid sa pananampalataya, ano po ang sinasabi po ng salita ng Diyos? Acts chapter 10 verse 34, at nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos, no? Wala siyang itinatangi. Kaya ang krus ang naging sandata ni El Shaddai, my dear friends, kasi wala siyang itinatangi. Kaya nga pag sinabing ibig sabihin ng universal, pangkalahatan yan, lahat ay inabot, no?
Bagamat alam po natin, mahal na mahal niya ang Hudyo, mahal na mahal niya ang bayang Israel, sinabi ni Kristo sa babaeng Kananeya, hindi pwedeng kunin ang pagkain ng bata at ihagis sa isang tuta. Napakasakit pong salita nun. Bagamat ganun ang sinabi, ang sabi ng Kananeya, tunay nga po, pero may karapatan ang mga tuta na kumain ng mumong nalalaglag sa hapag. No po, no? Napakagandang sinabi ng babaeng ito kay Jesus, kaya po napagaling ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. At sinabi ni Pedro sa kanyang pangangaral, walang itinatangi ang Diyos. Wala siyang itinatangi. Wala siyang ipinipili lahat tayo sapagkat siya naman talaga ang gumawa sa atin. Bagamat pinakita lang si Eva at Adan sa paglikha, mga kapatid ko, alam natin na napakaraming tao, maraming tao, at lalang po ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya lahat, pagdating ni Jesus Christ, sa krus na ito, my dear brothers and sisters in Christ, nakita po natin ang kanyang sandata, ano, na wala siyang itinatangi. Sa pamamagitan po ng krus na ito, lahat pumasok, dumaloy, kaya nga iniisa-isa natin, little by little, sa grasya ng Diyos, ini-expose natin ang ganda ng krus na ito. Isa pala sa naging weapon kung bakit ito ang sikretong weapon ng Lord ni El Shaddai, sapagkat wala siyang itinatangi. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Lahat po ay iniibig ng Diyos. Kahit po yung mga, sabihin natin, mga bansang walang kinikilalang Diyos, mahal pa rin niya ng Diyos, kapatid ko. No? At lahat ay ipinapahintulot para ipaunawa na hindi sa yaman. Kapatid, sa pananampalataya, makikita ang buhay. Unang-una, kailangan po natin ang Diyos. Kailangan natin si El Shaddai. At kung ang naging weapon ng Lord ay talaga naman pong masasabing nakasisira, matagal na po tayong sinira. Pero hindi naman po tayo sinisira ng Diyos. Tayo ngay binubuo ng Diyos sa pamamagitan po ng prayer meeting na ito. Binubuo tayo ni Lord sa pamamagitan po ng pagtuturo ni Brother Mike, yung mga Word of God na sinasabi niya sa atin. Binubuo tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng mga sharing ng bawat isa. At lalo mong pagninilayan ng salita ng Diyos, lalo mong maiisip sa sarili ko, sa buhay talaga natin, na wala siyang itinatangi. Sasabihin nga ng iba, bakit ang iba, yumayaman, lalong yumayaman, samantalang tayo, hindi. Hindi, mayaman naman po tayo eh. Ang problema nga lang talaga, hindi natin nalalaman ang kilos ng salita ng Diyos, ang kilos ng Diyos sa buhay po natin. Pero, tututok muna tayo para malaman mo at malaman ko na ang sandata ni Kristo, sandata ni El Shaddai, ay ang krus, kasi wala siyang itinatangi. Ano po, no? Wala siyang itinatangi. Mahal ka niya, mahal niya ako. Ikaw na nasa kasalanan, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya nagpapaabot ang Diyos ng salita niya para magising po tayo sa katotohanan at tumayo sa gusto ng Panginoon. Katulad niyan, maituro sa atin ang lahat ng bagay. Hindi kalooban ng Diyos na maghirap tayo. Hindi kalooban ng Diyos, mga kapatid ko, na masala tayo mga nag-a-abroad ay walang naiuuwi. Kaya nga tayo pinag-a-abroad ng Diyos, hindi lang dahil sa ibang bagay. Unang-una, makita mo yung plano ng Panginoon sa'yo na napakaganda. Pangalawa, kapatid ko, ipaabot sa'yo lahat ng bagay pinahahalagahan ng Diyos. Sarili mo, pera natin, buhay natin. Kaso nga lang, pagka nakalimot na po tayo mga tao, yan po pumapasok ang lahat. Yung iba naman, di ka man nakakalimot, dumating ang pagsubok, diyan mo naman makikita na wala siyang tinatangi, kasi pagpikit lang ng iyong mata, mararamdaman mo na kagad na ano, ang yakap ng Diyos ay nandiyan. No? Mapipil mo kagad yung kabutihan ng Diyos, buhay ka pa, buhay pa tayo, ikaw sister na may sakit, buhay ka pa. O sister Jess, may nag-chat nga dito, 9 years ago, siya ay naoperahan. Kita nyo po, 9 years ago, nandito pa rin siya sa Hong Kong, workers pa rin natin siya, pinagpala siya ni Lord. Yung isa naman nating sister, nabuhusan din ng gasolina. Ako nakaranas nga ako, yung anak ko nakainom ng gas. Kasi nilagay namin sa mineral water, mineral bottle, yung gaas, siyempre, naipatong ko sa isang
patungan. Biglang nilagok ng anak ko. To God be the glory. Hallelujah. Siyempre, hindi ko rin po alam ang gagawin ko. Bilang isang tatay, nagpray po kami, dinala ko doon sa isang naghihilot. Eh, sabi, pasukahin lang naman. So, talagang dumadating yan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Yung sineshare kong isang kapatid ko na nakagat po ng aso, halos lumawa po itong, excuse me po doon sa kumakain, ha? Excuse me po, ha? Ito po yung nakagat po siya ng aso, ito po talagang sugat na sugat. Alam nyo po ba na himala po ni El Shaddai, through prayer din lang po ng magulang ko, wala namang pera yung nanay ko noon na pampadala sa ospital, pinahiram po ng langis nila sa center, nakatulong. So, yung center, yan po, buhay na buhay pa po yung kapatid ko. Kaya lahat po tayo dumaranas ng iba't ibang mga suliranin. Ang mahalaga kasi nito, pag alam mo yung weapon ng Diyos, ang cross na ito, na wala siyang itinatangi, hindi ka mag-iisip na, bakit ganun Lord, di naman ako masamang tao. Huwag natin iisipin yan. Pagka nagkakaroon tayo ng ibang mga karamdaman, may nangyayari sa pamilya natin, huwag natin kagad iisipin, ba't naman ganun, di naman ako masamang tao, di naman ako katulad ng iba dyan, e, ba't ka pa nagkumpara? Hindi ganun. Dapat, imbis na ganun ang sasabihin mo, manikluhod tayo, humingi ng tawad kay El Shaddai, pagkatapos, kapatid ko, namnamin mo yung kilos ng Diyos. Kasi, pag lalo mong sasabihin yan, lalo kang mahihirapan, hindi po ba? Para bagang ang may kasalanan pa ba ang Diyos? Kaya ka nagkaganyan? Hindi, kasalanan po natin yan. Di po ba? Tayong mga tao ang may pagkukulang, kaya nararanasan natin yan. Pero kung pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, meron nga po kung binabasa yung patungkol po sa process of healing, isa sa mga process ng healing na gustong ipagawa ng Lord sa atin, dun sa kinakain natin. O kagabi, yung tinuturo po sa atin nung sister, ang daming nababalisa, mga kapatid ko. Kaya anong dapat mong gawin para hindi ka mabalisa? Magsulat ka, kumanta ka, o kaya kami dito, mag-create ka ng mga awitin, o di mag-gayahin mo na lang ako, di po ba, no? Minsan kasi, pag nagsosolo tayo, kung wala kang naiisip, edi mag-create ka ng something na sasaya ka. Hindi yung palagi na lang parang ikaw ay lugi at talo, no? Gumawa ka ng kanta, gumawa ka ng awitin, o kaya kung hindi mo kayang umawit, tumula ka na lang. Kung ikaw naman di talaga batanggay nyo, batanggay niya, alay, mga Makata ang mga iyan ay, sakop pa ang Laguna, kaya ako yung lumaki sa Laguna, kaya po nilaban po ako ng tula, alam nyo ho ba, naka second place po ako, first place po yung aking pong kaklase, mga kapatid ko. Laking karangalan ko sa buhay ko yon. Nakasali po ako sa tula, mga kapatid ko. Second place po ako, siya po ang first place. Bakit? Dalawa lang po kami naglaban, mga kapatid. Dalawa lang kami naglaban. O, din nakapalit. Second place. Thank you, Lord. Naka-second place ako. Sabi ko, sabi nung aking teacher nung high school ako, tingnan mo na natin si Borlongan. Dapat si Borlongan. Ako na may tumula naman po kagad. O, sabi niya, ay, o, sige, congratulations. At least, di mo na ako napili. Naka-second place ako. Kasi dalawa lang po kami. So, to God be the highest glory. Kumbaga, naglalagay sa buhay natin ang aral ni Kristo na wala siyang itinatangi, na hindi po siya nagtatangi. Kaya yan ang sandata ng krus na ating Panginoon. Kaya siya ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi na tayo. Kasi mga kapatid ko, wala siyang itinatangi. Lahat tayo, pantay-pantay, bagamat may mga mayayaman, yung mayayaman sila. Eh, nakatama naman yung mga mayayaman, pag walang pamilya, naiiwan ng yaman saan? Sa gobyerno. Kaya yung lahat ng mga mayayaman po ngayon, kung makakatulong kayo, tumulong po kayo ng tumulong. Masalad doon sa walang asawa. Aanay mo naman ang kayamanan mo kung wala kang asawa, wala kang anak. Sabi naman iba, eh di pamangkin. Tama. Pero, mas maganda kung nakakaipon ka ng mga lupa, nakakaipon ka ng mga pagpapala, ibigay mo at makatulong ka sa nakararami na nangangailangan. Ano po? No, yan ang sinasabi ng Bible, wala siyang itinatangi. Hindi siya nagtatangi. Lahat tayo mahal niya, lahat tayo mahalaga sa kanya, at bawat isa po sa atin, kaya si Kristo na lang ang nabayubay sa cross ng Kalbaryo para ipaabot sa iyo at ipaabot sa akin yung kalooban ng Diyos, mga kapatid ko. Ano po, no? So, yun po yung kanyang unang sikretong sandata, wala siyang itinatangi. Pangalawa, sa ating binasa in 1 Corinthians chapter 2, mga kapatid, sa pananampalataya, in-expose ni San Pablo
sa mga taga Corinto, my dear brothers and sisters in Christ, yung bagay na kung saan ipinapaunawa ng Diyos, ipinapaunawa ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 8 to following, isa man sa mga tagapamahala sa kapanahon ng ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Bagamat in-expose ni Paul yung salitang hindi sana ipinako sa krus, pero alam natin, God's plan of salvation is on the cross, mga kapatid ko. Nasabi lang yan ni San Pablo, kasi sa kasabi nang siyempre, matalino siya, matalino ang nakararami, hindi sana gagawin yon, pero hindi natin aalisin sa isang tabi yung plano ng Diyos. Nung isang araw nga, nag-uusap-usap kami, si Judas ba nasa langit? Si Judas Iscariote? Ha? Isa lang ang masasabi ko, hindi ko alam kasi hindi pa naman ako namamatay. Baka pag namatay na kayo, malaman nyo. Ano? Walang makapagsasabi kung nasaan si Judas Iscariote, sapagkat si Judas Iscariote ay kasama sa plano ng Diyos, mga kapatid ko. Kaya walang makapag-judge sa atin eh. Kaya nga ang cross na ito naging sandigan, para ano? Hindi tayo pwedeng humusga. Walang po pwedeng humusga, mga kapatid ko. No, kaya ngayon may napalabas na bata sa YouTube na yung mga nasa impyerno daw, nakita niya. Hindi natin masasabi yun, mga kapatid, sa pananampalataya. Minsan nagiging over ang tao, mga panapanaginip. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga panapanaginip na yan, mag-ingat-ingat tayo. Yung isang sister nagpa-pray over sa akin, yung kanyang dating anak daw, nung wala pa siya kay Lord, napapanaginipan niya. Sabi ko sa kanya, ipamisa mo araw-araw, magpamisa ka. After that, pagkatapos ng misa, ipayapa mo na ang iyong kalooban. Di po ba? Kasi alam natin, may pamamaraan ng Diyos na hindi mo alam at hindi ko alam. No one can judge us, mga kapatid ko, kahit kayo, kahit sino. Kaya nga si Kristo na lang ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun ang pangalawang sandata ng Diyos. Hindi tayo po pwedeng humusga. Hindi natin po pwedeng sabihin, kaya nga yung mga nagsasalita, huwag naman kayong magagalit, yung mga nanonood, huwag niyong sasabihin, Katoliko lang ang nasa impyerno. Hindi ho totoo yan. Hindi ka pa naman namamatay. At hindi mo masasabi, di po ba? Ngayon, pag namatay ka na, at babalik ka, kita mo nga yung kinukwento sa Bible eh. Wala naman siyang sinabi kung sino. Basta sinabi niya lang, Amang Abraham, pwede ba utusan mo si Lazaro na mabuhay para yung mga kapatid ko po, mapangaralan po sila? Kasi ang hirap po sa kalalagayan kong ito eh. Diba? Ang sabi po ni Abraham, ando na ang mga utos ni Moises. Sapat na yon. Sabi niya, hindi po, mahal na Amang Abraham, hindi po sapat yon. Mas maganda yung namatay na muling nabuhay na pumunta sa kanila. Totoo naman talaga, kahit na ang muling mabuhay ang pumunta, pag hindi naniwala, hindi sila maniniwala, hindi nila tatanggapin yun. Mas tatanggapin nila ang ibang bagay. Kaya nga tayo, sa grasya ng Diyos, inaalis na husgahan natin ang bawat isa. Di po ba, ano po, no? Yung isang kapatid nga po natin, tingin po nung sister wife ko kahapon, nakapanood siya, akala niya, lalaki. Sabi niya, sino ba yung nasa likuran mo? Mukhang lalaki. Sabi ko, hindi, babae yun. Gupit lalaki lang. Babae yun, babae siya. Nag-uusap naman kami. At yan mga po, naging topic namin kay Father Anton. Tayo kasing mga tao, may mga bagay sa buhay natin lumalamang. Ako minsan, lalaki ako. Pero nakatanyo, pag sumayaw ako, mga kapatid ko sa pananampalataya, akala po nila dati po akong alam mo na, pero hindi ho. Naman ako ho yun sa tatay ko magaling sumayaw sa grasya po ng Panginoon. So, kaya pag sumayaw po tayo, to God be the glory, salamat kay El Shaddai, pero hindi porket sumasayaw, alam mo naman kagad na ganun na kagad. Ano po, no? Kaya nga ang pangangaral, katulad po ng aking pangangaral, nag-aagalit ang Diyos doon sa mga third sex, nag-aagalit ang Diyos pag pumatol na kayo sa kapwa kasi nawawalang galang ninyo ang inyong sarili. Hindi po pwedeng magpatol ang babae sa babae kasi alam nating hindi naman tama yan. Kaya kung may pakiramdam kang lalaki ka, manatili ka. O kaya,
Kapatid sa pananampalataya, manatili kang single, magdasal ka. Pagkatapos, pag dumating ang time, kahit may edad ka na, biglang lumitaw ang lalaking magpapatibok ng iyong kalooban. Magbubukas ng susing nakapadlock na kung saan walang makapasok-pasok. At nang makita mo, biglang tumibok ang puso. Pagtimok ng puso ay biglang nasabing, ito na kaya, ito na kaya, ito na kaya. Sapagkat walang pinipili ang pag-ibig, Becky. Walang pinipili ang pag-ibig. Wala sa edad ang pag-ibig, mga kapatid ko. Kaya nga, sa pangalawa, kaya ang naging sandatan ng Diyos ay ang krus. Walang makapaghuhusga sa bawat isa po sa atin. At kayong mga nanonood, mga matatalino, wala hong makapagsasabi. Kahit po tayo nangangaral ng salita ng Diyos, ang kasarapan nga, tayong naglilingkod kay Lord, may assurance ka sa buhay mo, eh, no? Na yung ginagawa mo, hindi nasasayang. Ngayon, huwag naman nating husgahan ang bawat isa. Mas lalo, yung mga nanonood na pinagpala nga ang simbahang Katolika, sapagkat biyaya ng Diyos, dito po talaga na ituturo ang marami. Kaya walang masasabi ang mga marurunong. Hindi porket nakabasa lamang po ng Biblia, eh ganun kagad ang papasok. Huwag tayong humusga. Kahit yung asawa mo, ikaw na nanay, ang asawa mo, nangaliwa, huwag mong husgahan. Ipagdasal mo kaya. Baka naman nagkukulang ka rin, nanay, ayaw mo lang aminin. No? Lagi kong kinakanta rito, yung mga nanay. Balikta rin kaya naman natin, Brother JR. Ano ba? Kantahin naman natin, ang mga tatay na naghihintay kay nanay ng ayuda, alay wala pa nga. Ang mga tatay na naghihintay ng kanyang ayuda ay wala pa raw. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Yeah, mga tatay, no? O, di ba? Ang mga tatay na nalulungkot, huwag ka nang malungkot. Uuwi na si nanay. Ang mga tatay na nalulungkot, huwag ka nang malungkot. Uuwi na si nanay, huwag ka nang malungkot. Doon sa mga meta, may mga nanay na uuwi. O para ikaw tatay, hindi ka na magkasala, huwag ka na lang malungkot. Diba? O nanay, ipasa mo yan kay tatay. Para ikaw tatay, kumanta ka na lang. Kanta ka na lang tatay. Saan na lang ang kakantahin mo, lagi mong sasabihin, basta't maghintay ka lamang. Diba? Doon sa mga tatay, diba, na malalayo ang inyong nanay, huwag kayong magmamadali. Basta maghintay ka lang. Total, maganda naman po yung technology natin. No, no one can judge us. Huwag nating husgahan. Kaya sinasabi ni San Pablo, binubuksan ng Diyos ang pangunawa natin, hindi para husgahan ang bawat isa. Hindi para husgahan ang asawa mo, tulungan mo. Hindi para husgahan ang kapwa natin, tulungan natin. Nagagalit lang ang Diyos, kapatid ko, kapag pumapasok na tayo sa kasalanang ayaw niya. Di po ba? Kung ikaw babae, friendly ka, friendly mo yung babae, mag-best friend kayo, no problem. Pero bukod doon na magkakaroon kayo ng malalim na relasyon, hindi na yun tama. Di po ba? No, kaya wala naman talagang makapaghuhusga sa atin. Ang mahalaga sa grasya ng Diyos, nakikita mo yung sandata ni El Shaddai na ginagawa niya sa atin. Kasi wala nakakaalam. Kaya huwag tayong maniniwala doon sa batang nakapunta na siya ng impyerno. Walang, yan ang mga katang isip, mga kapatid ko, na pinapanood. Eh syempre, pag nilagayan sa YouTube, pag pinanood mo ng pinanood, nilalaki ang kita, di po ba? Lahat naman yan eh, katulad nga po na meron akong nakita, kumbaga eh, parang nagbibiru-biruan lang pala. Yung pala mga kapatid sa pananampalataya, ala, eh iba naman po pala yung ginagawa, ano po, no? So, para makablog ka lamang, may difference, gagawa sila ng maraming bagay. No? Kaya to sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, walang makakahusga sa atin. Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng ginagawa natin. Ang mahalaga, sa buhay mo at sa buhay ko, nakakaisip ka ng magagandang paraan.
ipinapaunawa ni Lord sa buhay natin yung magandang panukala niya. At doon tayo tumutok, doon ka tumutok, di po ba? Doon tayo tumutok, my dear brothers and sisters in Christ, sa panukalang iyan. Sapagkat wala naman talagang makasasabi. Sabi ng salita ng Diyos, di po ba, ang mga tupa nasa kanan, ang mga kambing nasa kaliwa. O alam naman, piliin mo maging kambing ka. Ayoko rin naman maging kambing, di po ba? Kung gusto mo maging kambing, ikaw na lang yon. Pero mas magandang tupa tayo. Parang sinishare kagabi nung sister, di ba? Nagpunta siya sa isang retreat house, may mga tupa pa na ang sarap-sarap. Maganda nga naman yun, di ba? Bang mapipil mo talaga yung presence ng Lord. So, hindi kalooban ng Diyos na ma-stress tayo. Hindi kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng depression. Huwag mo rin husgahan ang iyong sarili. Kung nagkamali ka, bumangon ka. Yun yun. Eh, syempre, ang demonyo kasi wala siyang gagawin kundi husgahan tayo di ba? Siyempre, pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi mo alam yung pamamaraan ng Diyos, malalayo ka. Pero ngayon, alam mo na, binubuksan niya yung panukala, yung magandang panukala niya sa iyo at sa akin, binubuksan na. O, di nakakaisip ka na ng tama. Di po ba, no? Nakakaisip na ho tayo ng nararapat at tama, mga kapatid ko. Yan ang kasarapan sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya. Amen. Oh, wag daw nating i-blame si El Shaddai. Sabi ni Sister Rebecca, don't blame Yahweh El Shaddai. Always praise him and thanks him. Mawawala ang iyong takot at pangamba. O nga naman. Wag nating i-blame lagi. Para baga kasing ang sakit pag nasa sarap ka, no? Parang nakakalimutan mo ang Diyos. Pero kapag ka puro hirap nang inaabot mo, eh parang laging kay Lord ang blame ng lahat ng bagay. Ano po, no? So, wag nating i-blame ang Diyos. Walang makapaghuhusga sa bawat isa po sa atin. Hindi mo pwedeng husgahan ang iyong kapwa. Hindi pwedeng husgahan ng sino paman. Kahit ang asawa nating nagkamali na, wag nating husgahan. No? Yung nagkamali yung asawa mo, wag mong husgahan. Ipagdasal mo siya as Christian ka ngayon. At maawa ang Diyos sa kanya. Mahabag ang Diyos sa kanya. Makabangon. Amen? Hop, commercial. Amen. Kasi natutulog na kayo eh. Nakatingin nga kayo, tulog na kayo. So, yan po yung pangalawa, don't judge, mga kapatid ko, sapagkat yan ang pangalawang binigay ng Lord sa atin. Kaya ang naging instrumento, ang cross, ang kanyang sandate cross, sapagkat walang makapaghusga sa bawat isa po sa atin, tanging Diyos lang. Number 3, mga kapatid ko, in Ephesians chapter 6, verse 12, yan. Punta po tayo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Ang kabanata po ay 6, ang talata po ay 2. Bakit po ang cross ang naging sandata ni El Shaddai? Anong sabi ni San Pablo? Verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Oh, yun. Sino ang kalaban natin? Hindi mga tao. Ang kalaban po natin, mga kapatid ko, ay mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, yun ang kalaban natin. Ha? Pangatlo, kaya ang cross ang naging sandata ni El Shaddai kasi alam ni El Shaddai, hindi naman tao ang kalaban natin eh. Kaya nga, nung ang Panginoon ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo, hindi tao kalaban natin, masamang espiritong nag-uudyok na maging masama tayo. Masamang espiritong nag-uudyok para tayo ay udyukan ng mga kasamaan at kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, natutukso ang tao kapag tayo ay napatatangay sa pita ng laman. At ang pita ng laman, yan ay gawa ng kalaban, nilalagay sa mga tao para ano, maghirap tayo, masaktan ng kalooban natin, di natin makamit yung mga tagumpay sa ating buhay. Kaya kita mo ang galing ng Diyos, ano po, no? Kaya nga, ang kalaban po natin, ikaw sister, pangalawa na dagdag kaalaman, ang kalaban mo hindi ang asawa mo. Ang masamang espiritong naglalagay ng kasamaan sa isipan mong magselos ka, siraan ka palagi, ibubulong ng demonyo, ayan, di ka nakikindi, ka na chinachat, walang pakialam sa'yo. O, kung alam mo na ang kalaban mo ay hindi ang asawa mo, kundi ang masamang espiritu, hindi ka papatalo sa kanya, hindi tayo papatangay sa kanya. Di po ba?
hindi ka maglalagay sa buhay mo, kapatid ko, ng ano? Ah, paghihiganti. Di po ba? Kasi, my dear brothers and sisters in Christ, yan po yung gustong ipaunawa ng Lord sa atin. Ano po, no? Yan po yung gustong ipakita po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang kalaban po natin ay hindi tao. Ang kalaban mo, ang kalaban ko ay masamang espiritu. Kaya hindi tayo dapat, sa grasya ng Diyos, mga kapatid ko, magkasala. Sabi nga ng sister natin kanina, patawarin, just pray, mga kapatid. Kasi hindi makakatulong yung gagawa ka pa ng dagdag kasalanan. Kaya iniiwasan ng Bible sa atin yung dagdag kasalanan eh. No? Kaya nga, pag pinapaunawa sa'yo, o bawa, inaaway ka, isipin mo ang umaaway sa'yo, ang kaaway mo hindi yung kaaway mong tao. Masamang espiritu yan na nag-uudyok sa kanya. Siraan ka sa FB, siraan ka sa YouTube channel, siraan ka sa messenger mo, sa group chat ninyo. Di po ba? Ang kalaban mo dyan, hindi tao. Masamang espiritu yan. Kasi ayaw niyang magkakaisa tayo. Ayaw niyang nagkakaisa po tayo, mga kapatid sa pananampalataya. Ayaw niyang sama-sama po tayo. Kaya tayo mga anak ng Diyos, tayo mga naglilingkod kay El Shaddai, kaya ang krus ang naging sandata ni El Shaddai, ang kanyang kaisa-isang anak na lang, para ipaunawa sa iyo at ipaunawa sa akin, sa nararanasan natin, mga kapatid sa pananampalataya, hindi ang tao ang kalaban mo. Ikaw, sister, na hindi chinachat ng asawa mo, hindi siya ang kalaban mo, masamang espiritu. Kaya pag hindi ka niya chinachat, o di po ba, dagdag kaalaman yan, huwag mo nalang pansinin. Ikaw naman, sister, kung nakakaramdam ka ng kakaiba kasi may feeling ka sa kanya, katulad ng pinapayo ko sa kanya, umuwi ka na. Sabi nga ng mga anak, sige nanay, pwede ka nang umuwi, magnegosyo na lang tayo dito. Kaysa naman palagi na lang na hirap lagi kalooban mo. Diba? Naiinis ka na, nai-stress ka, napapagod ka, tapos nagagalit ka pa, baka sa galit mo kung ano ang magawa mo sa buhay mo, kapatid sa pananampalataya. Kaya kapag alam nating ang kalaban mo ay demonyo, gagawa ka ng paraang i-cast out siya, tapos ipapasok mo sa iyong sarili ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, di ba, ang nakapaunawa sa gawaing espiritual ay yung may Espiritu ng Diyos, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi makakaunawa ang ibang tao niyan. Hindi nakakaunawa, my dear brothers and sisters in Christ, ng mga bagay na ginagawa natin kung wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. O pag nasa atin yan, kahit minsan na may mga katulad po nung sineser ko sa inyo, nakakaranas din naman tayo ng lahat ng mga pangyayari sa buhay, pero dahil may espiritu na tayo ng Diyos, pinagpe-pray na lang natin yun. Ngayon, kung gusto mo naman lumaban sa batas, maging fair ka, o mapera ka, gumamit ka ng attorney, kumuha ka ng... Ako nga, may pinapayuhan akong sister, sabi ko, hindi naman po ako attorney, sister. Lumapit ka rin sa attorney para malaman mo. Ako, taga-pray over, pero... Hindi naman po pwedeng ipayo ko yung ano pagdating sa batas. Wala naman akong alam dyan. Ipapagdasal ko kayo. And then, sa biyaya ni El Shaddai, lumapit kayo sa marunong, makakakuha tayo. Di po ba? Salamat po kay El Shaddai. Okay, Sister Irene, God bless you po. No? Papalain po kayo ng Diyos. So, salamat po sa Diyos. At binibless tayo ng Lord. Okay? No? Yung ating kapatid daw nasa Switzerland, no? Papasok na raw siya. Okay lang po yan. Maraming salamat. May playback naman po tayo, no? May playback naman po tayo, no? Kaya, yun ang lahat ng ito, mga kapatid sa pananampalataya, no? Yun ang nagagawa na kapag sumasayo yung espiritu ng Diyos at nasayo ang anak, bilang anak ka ng Diyos, hindi ka kapatid sa pananampalataya, gi-give up, no? Kaya tatandaan natin, ang kalaban mo, hindi tao, hindi asawa, hindi kaibigan, hindi ang sino paman, ang kalaban mo ay masamang espiritu. Kaya pag binubulungan ka, ginagawan ka ng hindi maganda para gumulo. O hingin mo ang gabay ng Espiritu Santo, hingin mo ang patnubay ng Espiritu Santo. Para ano, maging marunong ka sa lahat ng bagay. Lalakas ka na, masasanay ka na dyan, no?
hindi ka nakapatid sa pananampalataya, maghihirap pa ng maghihirap. Alam mo, salamat yung sister natin pong sineshare ko sa inyo. Hindi ko naman sasabihin ng kanyang pangalan. Natututo na siya ngayon. Sabi niya, salamat, Brother Beth. Natututo na siya ngayon. Oh, basta, kasi mayroon talagang ganung asawa. Eh, nasa abroad din naman pala asawa niya. Sabi ko, nasa abroad naman pala kayong dalawa. Siyempre, ganun po talaga minsan na nangyayari. At bubulungan ka talaga ng demonyo para sirain yung buhay mo. O ngayon, alam mo na, kaya ito ang weapon ni El Shaddai. Ang krus ang weapon ng Panginoon. Ng Diyos kasi, ang kalaban po natin ay hindi tao, masamang espiritu. At kapag ka nalaman mo yan, gagawan ka ng hindi maganda, di po ba may pagdadasal mo na. No? Lahat buo, lahat po, mga kapatid sa pananampalataya, no? Di po ba? Okay po, mamaya ho, sister. At yun ang kasarapan sa grasya po ng Panginoon. Yun ang napakaganda at napakabuti sa grasya po ng ating Diyos. Kaya ang krus ang naging sandata ni Lord para ipakita sa atin yung pagiging makatarungan po niya. O ngayon, ikaw na sister, yung asawa mo ngayon, masasani na rin yan, unti-unti, at masasani ka na rin kasi may mga ganun brother. Walang pakialam. Ano po, no? Pero mahal ka pa rin yan, ilagay mo lang sa sarili mo. Basta't kinasal kayo at kasal kayo, kahit hindi kanya chinachat at tinetext, isa lang ang sasabihin mo, asawa pa rin kita. At kung nasaan ka, hindi kita malilimutan. At kung ayaw mo kong mansinin, papansinin pa rin kita. At kung hindi ka na namamansin, siguro may stiff neck ka na. Kaya hindi ka namamansin. Hindi ka na makalingon-lingon. Kaya hindi ka na namamansin. Diba? So yan ang nagagawa ng salita ng Diyos. At yan ang nagagawa ng mabuting balitang na pagninilayan po natin para na itutuwid natin unti-unti ang lahat ng bagay sa buhay natin. Para tayong mga may problema, may mga kaaway, unti-unti sa grasya ng Diyos, ilagay mo na ang kaaway mo hindi tao, kundi masamang espiritu. O tapos, gagawa ka sa grasya ng Diyos ng magandang pamamaraan, mabe-bless ka, mabe-bless din siya. Di po ba? At lahat tayo mabe-bless. Kaya salamat sa Panginoong Jesus na ang naging secret weapon ng Diyos ay ang kanyang krus, pinakita sa iyo at sa akin yung magagandang bagay na ginagawa ng Lord sa ating lahat. Amen? At kung may karamdaman ka man, alam mong gawa ng kalaban yan, takot, pangamba, i-cast out mo yan sa ngalan ni Jesus. No? May sister na naman sa akin kanina, nagpadala ng mga doktor-doktor pa na hindi raw epektibo ang mga vaksin-vaksin. Huwag na kasi kayo manonood ng mga ganyan. Hanggat maaari, kayo pong mga inuutosan ng inyong amo, huwag na kayo manonood ng ganyan. Pagdasal ninyo, kung ayaw kayo yung pabaksin, huwag. Kung gusto ninyo, i-interviewin naman kayo. Hindi naman kayo basta-basta sasaksakan. Kaya nga, sinasabi ko na ho sa inyo, pag may nagpadala sa inyo ng ganyan, huwag nyo na lang pansinin. Kasi matatakot kayo. Eh, sa takot pa lang, nenervyosin ka na, hindi pwedeng turo ka ng nervyos, hindi babaon ang karayom, mga kapatid ko, mababali. Pag nabali yan, mas malaki lalong disgrasya ang aabuti natin. Yung mga nagpapasa ng kung ano-ano dyan sa messenger, na ako pa si doktor ganito, ganito, anihin na lang ninyo. Kung mga kapatid ko, kaya nyo, panoorin nyo, pero hanggat maaari, huwag na ho nating panoorin kasi maglalagay pa ng dalawang pag-iisip nyo yan eh. Ang nahihirapan naman, di naman sila. Eh kung tutuusin, kung talagang hindi naman, dapat noon pa nila sinasabi, yan ang mahirap talaga eh. Kaya tinan nyo, sino nagiging kaawa-awa, hindi naman sila eh, tayong mga taong nanonood niyan eh. May ilang-ilang taon na ang COVID sa buong mundo. Bakit ngayon lang sila nagsasabi? Sabi nga ni Brother Mike ng isang preaching niya, ayaw pang ipagtapat ng mga doktor. Oh, ba't ngayon lang sila? Sana noon pa yan eh. Nag-create lang sila ng ibang damdamin sa atin. Kung kaya mong panoorin, panoorin mo. Pero kung maglalagay lang sa'yo ng negatibong reaksyon, huwag mo na lang panoorin. Kasi ang mahihirapan, ikaw. Hindi naman sila mahihirapan. Yang pasa ng ano, like din yan. Siyempre, pag pinanood mo yan sa YouTube, pag pinanood mo yan, views din yan, mga kapatid sa pananampalataya. Kaya dapat dyan tayo magising, mga sisters, mga brothers, magising tayo dyan. Views lang naman ang hinahanap ng mga yan eh. Kaya kung ano-anong gagawin yan eh, siyempre ikaw gusto mong manood, manonood ka. Pero hindi mo alam, kapatid sa pananampalataya, laging takot ang ilalagay niyan sa'yo.
O di po ba, kaya nga nag-uusap-usap kami kanina, ayoko na rin man lang naman sabihin. Yung iba po na naghahabol na maglalagay ka ng... Basta, yun na nga yun, mga kapatid pa na naman ito. ngayon pang na kay Lord na tayo, at salamat kay El Shaddai na nalalaman na natin ang salita ng Diyos, naiintindihan na natin. Hindi ka na maghahabol dun sa lalaki pa yung kita mong pera. Hindi. Ikaw lang, maging matalino ka lang. Bigyan lang tayo ng Diyos ng talino. Napo, malalaman mo na. No need, kapatid ko, no? Na papasok ka pa kung saan-saan. Just basta relax lang tayo, hingi sa Diyos. Di po ba? Sabi ko nga dun sa sister kanina, ako po yung tindero, nagtinda na po ako. Tapos, nung sa eskwelahan namin, malapit lang yung eskwel sa amin, preacher na ako noon, nagtitinda ako bago ako po mag-outreach, pero dumating talaga ang time na hahati, no? Kaya, well, hindi naman natin malalaman yan. Ang mahalaga sa buhay natin ngayon, alam mo ngayon, kapatid ko, na ang kalaban mo hindi ang asawa mo, kundi masamang espiritu. Kaya kapag nagkakaroon ka ng self-pity, i-cast out mo na yan. O, sabi mo, o, yan ka na naman. Naghahanap ka na naman ng text. Relax, hawakan mo na lang yung mo. Panoorin mo na lang si brother. Kung ayaw mong panoorin si brother Mike. Kung ayaw mong panoorin si brother Mike, si brother JR, nandyan lang yan. Bahala siya magpakita kung papakita siya. Oh, pagkaya na naman, nag-aantay ka na naman, agang-aga, may chat na naman kaya, eh wala nga, hindi nga nag-chat kayo eh, di ba? Wala nga ang chat, huwag mo nang antayin. Alam mo na lang yung always, you're so excited, one of these days, I pray, maalala niya ako, amen! O, yun na lang, yun, di ba? No, maalala na lang, masarapan nun. Always feel that every day, my day, at the end of the day, maiisip niya na siya'y mag-chat-chat. Tapos pag na-chat, whoop, oh, ayos na. Ayos na chat yun. Whoop! Imbis na magsabing I love you, nalala, whoop! Ayun, walang ganun. O, kaya ang kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban mo, hindi ang asawa mo. Ang kalaban mo, hindi yung kaaway mo, kundi yung masamang espiritu. Ang kalaban mo, hindi yung nangutang sa'yo. Yung masamang espiritu nagbubulong sa kanya. Huwag mo na magbayad! Yun ang kalaban mo, yun ang kaaway mo. Yung masamang espiritu nagsasabi, sige na, may isang buwan pa naman. Ayusin mo, gasusin mo na yan. E nangako, sa isang buwan, magbabayad na ako. Nung isang buwan na, sabi ang demonyo, bumulong, huwag ka muna magbayad. Bili ka muna ng mga damit doon sa ali-ali. Marami doon, mga alu-alu. Yun, doon ka na, punta ka doon. Diba? Gawin mo. Yun, oh, nakalimot yan. O di, magagalit ka. Huwag kang magalit. Pagdasal mo, dakilang Diyos, pagka po siya'y sumahod na, huwag niya akong kalimutan. Sa perang kanyang hawak-hawak, mukha ko ang kanyang makita. At kapag mukha ko na ang nakita niya, agad-agad siya'y mag-chat na. At sabihing, sister, kahit konti, ito nang pambayad ko. Bawasan mo at dalangin kong makababayad din ako. Yan ang prayer mo. At sasabihin mo naman, Lord, pagdasal ko po at panalangin kong paghawak ng sweldo niya. El Shaddai, ibulong mo sa isipan niya at puso niya, itatak sa kanyang puso ang aking munting pangalang, pangalang Cordapia. Para maalala niya na may utang pa siya. Panginoon, pagpalain mo si Cordapia. Para mabayaran. O sige na nga, alas tres na ho. Praise the Lord, to God be the highest glory. Basta si Kristo, ito ang cross niya, ang pinakamagandang sandatang hindi nagwawasak, nagbubuo ng lahat ng bagay at nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa po sa atin. Amen, amen, amen. O taas sa mga prayer requests, taas lahat ng ating mga daladalahan. O kaya lagi mong isusulat sa prayer request yung iyong ano, yung nangutang sa'yo. Si sister nga dyan, na dyan, lagi pinapa-pray over yun. Tama lang yan. At least, huwag kang mawala ng pag-asa.
dahil sa mabuting balita at isang araw napadaan sa ating FB Live ang iyong sister na may utang, bigla kanyang maalaala at masasabing, "Huwag kang mag-alala, narinig ko kay brother, magbayad ako ng utang kaya." Daan-daan lang, pagpasensyahan mo na. Okay, so taas ang prayer request. O, yung mga drawing ng bahay, ayun o, yung drawing ng bahay o. Yun o, praise God o. O, yung mga picture siyempre ng ating mga mahal sa buhay, dyan na lang tayo babawi. At patuloy nating ipagdadasal sila, yung mga project natin. Alam ng Diyos ang lahat. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the cross, Lord. Amen. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you thank you for this love, Lord. Thank you for the nail piece that washed me in your cleansing blood. Now all I know, your foot.
Lord. Worthy is the Lamb. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Worthy is the Lamb. Thank you, Spirit. Thank you, Jesus. Worthy. Thank you, Jesus. Opo, Panginoon, salamat sa kung saan pinakita mo ang iyong sekretong sandata na siyang nabayubay ang aming Panginoon sa krus, hindi para wasakin, kundi buuin po kami, Panginoon, maranasan ang iyong himala at pagpapala, kagalingan sa mga may karamdaman, kagalingan, Lord God, sa mga inaalihan ng masamang espiritu. At ngayong oras nito, Lord, patuloy mong ibigay ang tagumpay sa mga kapatiran po naming ooperahan. Sila mga nasa ospital sa ngalan ni Jesus na taga Nazareth, iyong ibigay ang kagalingan, kalakasan, Lord, at himala. Buong mundong nanonood ngayong oras nito, saan man sila, maging mga may COVID, El Shaddai, alam po namin gagaling sila, maghimala ka sa kanilang buhay. Patuloy mong ipararanas, Lord, ang iyong himala. Patuloy mong ibibigay, Lord, ang kasagutan sa lahat ng aming mga kahilingan. Walang sawa kami magtatas ng aming prayer requests, dahil alam naming Diyos kang makagagawa ng lahat ng bagay. Pagpalain mo, Ama, ang aming kaloob sa iyong ubasan, ang aming mga ikapu, para makatulong kami sa iyong gawain, Lord. Buong mundo yung i-bless lahat po ng mga employer, kasambahay, pamilya na nasa Pilipinas, Lord, ang mga mag-asawang nagkaroon ng problema, pray po naming pagalingin mo sa ayusin ng kanilang buhay. Lahat po ng mga nalulungkot, punuin ang kaligayahan, Lord, at patuloy na iparanas, El Shaddai, ang iyong makapangyarihang himala na magagawa at mararanasan po ng bawat isa po sa amin. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, alam po namin, O Diyos, pinahintulot mo at ibinigay ang gawain mong ito para malasap po namin ang iyong kagandahang loob at katapatan. Kami po'y naninigluhod, nagpapakumbaba, inaaming wala kami magagawa. Patawarin mo po kami sa aming pagkukulang at pagkakamali. Pakalinisin mula ulo hanggang talampakan. At ayam, O Lord Jesus Christ, pagpalain mo rin po ang mga tubig, langis, asin, ang mga panyo, pagpalain mo, El Shaddai, Bible, Rosario at Nobina. Ibigay mo, Lord God, ang iyong espiritu sa mga kasangkapang ito upang makaranas po, El Shaddai, ng tagumpay at pagpapala. Kasama po namin pinipray ang mga magbabaksin, Panginoon, maalis po ang takot at pangamba. At doon po sa nabaksina na, Lord God, ay patuloy na magiging malusog sila at malakas. Pagpalain mo rin po, El Shaddai, ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike Zebelarde, patuloy mo siyang gabayan, samahan ang kanyang pamilya, Panginoon, kanyang pong may bahay, Sister Belen, pagpalain mo rin po ang kanyang mga anak, apo, apo sa tuhod. Pagpalain mo rin po, Diyos, ang ministry ito na ipinagkatiwala mo sa kanya, lahat kami mga disciples, workers, staff, treasurer, secretary treasurer, mga council, Panginoon, ibigay mo po ang tagumpay sa paglilingkod po namin, O Lord God, alam po namin makapangyarihan ka at magbibigay ka, O Diyos, ng tagumpay po sa amin. Pagpalain mo ang aming head, Brother Ray M. Vargas, Brother Jota Nyahora, lahat po ng elders, assistant elders, mga young evangelists, Father Jay, Father Raja, Cardinal John Tong, ang gobyerno ng Hong Kong, Panginoon, na magkaroon na po ng gawain. At pinipray po namin sa buong mundo, malusaw ang COVID na ito. Ilagay po sa bawat isa ang pag-iingat, malakas, El Shaddai, na
pangangatawan, ang aming immune system. Ibigay mo sa amin, Lord God, ang normal mula ulo hanggang talampakan sa lahat ng bagay, Lord Jesus Christ. Magpalay mo rin po, Sister Tess Villarin, Sister Cindy Bernardes, Sister Gigi Kakusan. Ngayon ni Lord, ang mga instrumentalist namin, El Shaddai, i-bless mo at upalain si Brother Bobby, Brother Doming, Brother JR, Brother Jeffrey, Brother Tony, Brother June, Brother Ben. Lord God, sa buong mundo, maging mga kabataan na maakay sa iyong paanan. Huwag po silang mawala, Lord. Pagkos maray pa po mga kabataan ang maakay namin sa iyo upang makapaglingkod po sila, Lord, ang mga anak po ng bawat isa po sa amin, magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang asawa ng bawat isa, Lord, pagpalain mo po, gabayan at samahan. Sa mga trabaho, sa pamilya po namin walang trabaho, binipray po namin makatrabaho po sila, matanggap na po sila. At lahat po, Lord, ng aming pangangailangan, physical, spiritual, financial, emotional, sa iyo po namin, Lord, ipinagkakatiwala. Patuloy na alisin ang mga takot at pangamba, alisin ang anxiety, alisin sa ngalan mo, Jesus, ang depression, at patuloy na ang mga topic namin na pag-uusapan, magbigay tagumpay sa bawat isa po sa amin. Salamat po ng maraming El Shaddai. Salamat po sa hapong ito. Salamat po sa patuloy na aming aangkining himala, pagpapala, kagalingang, kalakasan, normal, O Lord Jesus Christ. At lahat ng mga may utang, baon sa utang, lalaya sa pangungutang, Panginoon. Makababayad po sila, ang mga asawang nangaliwa, magbabago, Panginoon, at maaakay po sila sa iyong paanan, at mababago po ng lubos-lubusan ang mga anak namin, maging lingkod mo, Lord, at patuloy po sila mag-alay ng buhay. Salamat po maging sa Zoom, sa FB Live, sa YouTube channel na aming kasama. Alam po namin pagpapalain mo po sila. Salamat po, inaangkin na po namin ng tagumpay biyaya, binigay mo na sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 and amen. Tayo po ay magsalmo 91. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mug katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Luluko ba niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak? Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusok pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hinahil ay sasaklalohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatakang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba.
manalangin. Hanapin ako talaga ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Palakpakan natin si El Shaddai. Finally, tayo po ay dumanas muli ng pagpapala ni El Shaddai. Salamat po sa Zoom po natin. Naka 70 plus po tayo. Salamat sa atin naman pong FB Live. 260 plus po tayo kanina. Thank you po. Thank you po sa YouTube channel. Thank you, Lord. Salamat po. Yes, Sister Jazz. Nagumpay na. Sister Isara. Pagod na ang baby. God bless you, Sister Jazz. God bless you. Pagpala yung kanyang saday. Yan o, si Brother Jeffrey. Hallelujah. Magdi-deliver yan. Deliver na po. Yan, Sister Angie ng UK. Sister Evelyn. Sister Betty. Brother Ding. Si Erlene. Yun, si Erlene. Salamat po, salamat, salamat. Ako ngayon ay finally. Yeah. Yes, finally. Ang buhay ko ngayon. Thank you. May bagong bahay na. God bless us, Sister Judy. Si Sister Marjorie Butat. Yan, salamat. Yan po sa Malaysia, Thailand, Sister Zanil, Nanay Zanil Roya, God bless you. Sister Princess Mapa, Sis Angie, Brother Renato, Sister Day, yun o yung Chucha, sumasayaw na. Hallelujah, God bless. Sinerian, nare. God bless you, Marigoy. Congratulations! Ako na yun ay tagumpay, you know? Finally. Yes, may iPad na, yun o, gano'n. Yes, finally. Yun o, ayun tayo, ayun tayo. Computer. God bless. Yun o, thank you. Sister Evelyn, Sister Sally, si Mary Grace, Sister Robby, Sister Delina, Sister Galaxy. Apo, salamat po. You know, salamat na, Sister Pauline, si Sister Esmeralda, Sister Sienna, may bagong bahay na Sister Lisa. Yan, hello, kabilang puntok, Sister Lisa. God bless you po, Sister Lisa. From Malaysia. Then sa Macau, Singapore. Anna Grace Galit. Si DJ Napay. You know, si Eva. Ay, hindi alintana. Yan. Tanji, nandiyan ka pala. Ang bot sa imo. Finally, finally. Aba, yun o. No? Praise the Lord. Si leader. God bless you, leader. Finally. Finally na. Diyan si. God bless you, si Snowba. Ako ngayon ay tagumpay. Sister Elena Garcia. Gemma Alarcos. Ayan. To God be the glory. Ayan na. Sister Kiwilin. Sister Pastora. Sister Medyo Sirache. Nandiyan nakatamo. Sister Marce, Sister Isabel, yes, finally, finally, and yes,
At sa pangalan ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Saint Velarde, at ang ating mga council, ayan na si Brother J.R. Ayaw tuloy. Stephen, thank you, ah. God bless, thank you. Sister Rochelle, God bless. Sila Sister Nell, God bless you po. Lahat po ng kasama natin, God bless you. Maraming salamat po. Bye-bye. Siyempre po sa aking minamahal na Sister Wife, Sister Ray at mga chikiting. God bless us all. See you tomorrow. I love you tomorrow. Mwah, mwah, chup, chup. I love you. Hallelujah. God bless us all.